Magsunod tayo at tanungin ang mga dalangin. Magsusalita tayo sa lahat. Sabayanin natin ang pagkakas sa Allah. Nagtitipon tayo para ipagdiwa ang pagpapakasalig ng ating Panginoon. Tinanggap ni Jesus ang kamatayan sa krus upang damayan tayo sa ating mga paghihirap bilang magkilala. Ganun pa man naniniwala tayo na ang kanyang kamatayan ang siyang nagpahatid sa kanya sa tagumpay at talibang buhay na mamatayan sa atin. Tinaanayan tayo ni Jesus na pasanin ang ating mga krus at sundan siya. Tignanawa natin ang ating mga pagsubok sa diwang ng mga nampalataya at pagtanima kay Jesus. Upang nabigyanan ang pagpapakasalig niya alang-alang sa kanyang katawan ang simbahan na nabibilangan natin. Ama namin mga Panginoon, alalahanin mo ang mga awa at pagmamahal sa loob ng Pagdina. Gawin mong banal kami lahat na siyang dahilan kaya dugo ay lumahat. Wala sa iyong nagpakasakit na Ama upang pagsaluhin kami sa piling ng pagkakuhay ng kanyang inatag ng aming kapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalakan tayo. Amen. Thank you.
dessa fé nos proteja o Senhor. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababalik siya at dadakilain. Marami ang nakikita nang siya'y makita. Dahil sa pagkabagbog sa kanyang halos hindi makilala kung siya'y tao. Ngayon marami rin ang mga bansang magugulantan. Pati na bahari, pag siya'y nakita, ay matitigilan. Nakikita nila ang binabalita kahit na kailan. At maunawa ang di panarinig niluman. Sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa binabalita ng ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natayo sa tinulupa. Walang kakayahan o kagandahan makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lakitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakbo. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapo ng sulyot sa kanya. Hindi natin siya pinansin. Para siyang walang kabuluhan. Tinis niya ang hirap. Natayo ang dapat magbaka. Ganun din ang kirot na tayo sana ang lumasa. Akala natin ang dinanas niya ay tayo sa sakanya ng Panginoon. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ang hirapo dahil sa ating kasamaan. Tayo ay bumalik dahil sa kahirap na tinamaan niya. At sa mga hampas na kanyang tinanggap, tayong lahat ay parang mga tupang nagdaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ibig ng Panginoon na sa kanya ipataw ang parusa tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan. Ngunit di tumutol kahit kamutuman. Tulad ay kordero hatid sa papayan. Pero ang mga tumpang hindi tumutol kahit nagabitan. May hindi uminig kahit gatupag man. May siya'y humihig, hatulan at dalhin sa damang papayan. Wala man ng ahas na ipagsanggalan. Wala man ng tumahaw. Siya ay pinatay dahil sa salak ng isang katauhan. Siya ay minubig na kasama ng masasama at mayumaman. Bagaman wala siyang kasalanan, anong sabi man ng kasinungalingan. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang pagtuhirap ay kalulaban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito, mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahat susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay may sasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagbunusa, lalasak siya ng libaya. Malalaman niya hindi na wala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lito at lubos ko'y pinalulutan. Ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alam-alam sa kanya, siya'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking palalaman. Kasama ng mga dakila, pagtatkusan mo rin ng hinugayang sarili at nilasak ang kaparusahan ng masasama. Inahit niya ang mga kasalanan at ibinalangin sila ng patawarin.
de Dios, palabra sobre. Thank you.
ang nasa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo sa ating pananampalataya ay magpakatatag. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote natin ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraan sinukso siyang tulad natin. Ngunit hindi nagkasala. Kaya tulad na tayo mag-atubili lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at doon kapangtan natin ang habag at kalinga sa panahon kailangan natin ito. Noong si Jesus ay nabuhay dito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At binilig siya dahil sa lubusan siya nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagbibigay. At nang maganap na nila ito, siya'y naging walang hanggan tagapagligtas sa lahat ng sumusunod sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masipay po. Walang natakalang kahit isang
Libremos sa sumasalo ng mga taba at inaga ang halikin ng pinakaatulong sa sasadote. Nag-express ang kanyang tema ng alikin niyao na ang pangalan Marco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Isuro ko ang iyong taba. Dapat kong inumin ang talis ng pamilya na ibinigay sa aking ama. Sa Jesus ay dinakmi at dinakos ng mga bantay na hudyo at ng pangkaminakawa sa pamumuno ng kamulang kaputan. Siya ay nalaro ng kalutanan na gayon ng kaipas na pinapatulong sa terdope ng panahon niya. Si kaipas ay nagpalo sa mga hudyo na mas mabuti pa sa kanila na isang tao lamang ang mamamatay alang-alang sa bayan. Pedro at ang isa sa alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakatulong sa sacerdote ang alagad na ito. Kaya nakapasok siya kasama ng Jesus sa pati ng bahay ng pinakatulong sa sacerdote. Nakita naman si Pedro sa labas ng pintuan. Mulabas ang alagad na kilala ng pinakatulong sa sacerdote. Pinakusap ang dalawang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng dalaga, hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan? Sumagod si Pedro, hindi. Matinawa ang sayon ng baga, nagtumi ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapulong sa sacerdote kay tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang tinuro. Sumagot si Jesus, wala lang mo nagsasalita at sa madya. Lagi ako ang tuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing paluin. Bakit ako ang pinanganan ninyo? Ang tanangin ninyo ay ang mga nakalimit sa amin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. Pagkasabi nito, siya'y sinampal na isa sa mga bantay na naroon. Bakit mo sinasarok ng ganyan ang pinakulong sa sasarok? Sinagot siya nito, kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung matulog mo yung sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Sa Jesus na nakagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caiaphas ang pinakatulong sa sentro. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapatingin. Siya ay tinanong nila, hindi ba alagad ka rin ng tao niya? Sumagod si Pedro, hindi. Tinanong nila siya na isa sa mga alipin ng pinakatulong sa sentro. Kamag-anak ng lalaking pinagpasan ni Diyanang Karina. Hindi ba ikaw ang dami ka kong kasama niya kung kakalaman? Muli, pinagwagong Pedro. Siya naman patulahan ng manok. Mula sa bahay ng Caiaphas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon, hindi pumasok ang mga hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila huwag maituloy na di karapat dapat kumain ng hatulang pampasko. Kaya sa labas sila, tinanggap ni Pilato at tinanong, ano ang saktan ninyo laban sa tao ito? Sumagot sila, sinabi sa kanila ni Pilato, dalhin niyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan. Sumagot ang mga Hudyo, nangyari ito ang pagkatulaw ang sinabi ng Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at inawag sa Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus,
Muna'y galing sa inyong sariling isipan. O may nagsabi sa inyo, tinanong siya ni Pilato. Ako pa rin yun. Ang mga kababayan mo at ang mga kulong katagawin ang nagkaroon sa'yo nito. Ano ba ang ginawa mo? Sinagawin si Jesus. Ang kawalan mo sa salimutang ito. Kung sa salimutang ito ang aking kahagan, hindi na ipaglaban sana ako ng aking mga tauhan. At hindi na ipagkano sa mga Diyo. Ngunit hindi sa salimutang ito ang aking kahagan. Kung gano'n, isa kang kahagan. Sumagot si Jesus. Kailangan sa sarili ng kundi. Itong kailangan kung bakit ako itinanganak. At naparito ko sa libutan. Upang magsalita tungkol sa katotohanan. Narinig sa aking tinig at sino ba nasa katotohanan. Tinanong siya sa Pilato. Ano ba ang katotohanan? Pagkasabi nito, muling ko na ba sa Pilato at sinabi sa mga Yudyo, wala akong makita ang kapalanan sa tao nito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang minuto kung araw ng Pasko. Ibig pa ninyong malalayo ko ang hari ng mga Yudyo? Si Barbar at isang kumisan. Kaya pinakawa ng Pilato si Jesus at ipinahanapin ang mga karaw na gumuha ng halaman matinig, ginawang korona, at itinuto sa Jesus. At sinuotan sila ng balakang na kultura. Isa't isa yung lumapit sa kanya at ang mga. At si Jesus ay pinagsasampang. Lumabas sa lupit si Pilato at sinabi sa kanila, Pihalap at siya sa inyo, mukhang malalang ninyo ang wala akong makita ng kakalanan niya. At inilabas sa Jesus na may korona kundi at balagay ng kultura. Sinabi sa kanila ni Pilato, Narito ang tao. Pagkakita sa kanila na mabulong sa verdote ang mga bantay, sila'y sinigaw. Ako ay ang sa Sinabi ng Pilato, Kunin niyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makita ang kasalanan niya. Sumagot ang mga sugo. Lalo kasama si Pilato ng malinit ang mga pananalitan ito. Muli siya sumagot sa palasyo at tinanong sa iyo. Subalit hindi sumagot si Jesus ang mga Pilato. Ayaw mo ba makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na mahal kita ang kalayain o ipapako sa akin? At sumagot si Jesus. Kaya wala nga magagawa yan ay sabagat hindi nagkaroon sa iyo ng Diyos. Ang kapangyarihan iyan. Kaya pasagulat ang kasalanan na nagdala sa aking ino. Nang magbuti ko ni Pilato, lalo niya niya na napalaya ay sumuso. Ngunit nagsigawan ang mga tao. Pagkarinig ni Pilato sa pangunusap na ito, inilabas nila ang Jesus. At sila'y naglog sa hatuman sa dapat inawag na ang matapona. Gabata sa wikang Hebreo. Awal mo ko ng paghahanda sa Pasko at mag-itay ng dalawa ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hebreo. Narito ang inyong hari. Sumigaw sila. Tanong ni Pilato. Ipapako mo ba sa kulot at inyong hari? Sumagot ang nagulong sa sento. Wala kami hari kundi ang Cesar.
ginago upang pagkikapit sa Diyos. Hinuha na nila sa Diyos at lumabas sila na pasan ang kanyang Diyos. Patungo sa lugar ng Kalaway, dapat ang bumot, Golgotha sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y ginago sa Diyos, kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat sa pinaka ng gawin ng pangangosa at itinalagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Grego, at marami sa mga Hudyo ang nagsabasa nito, sapagkat malapit na sa lungsod ang dami pinagtakluan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga tuloy sa sarado ay pilato, sumagot si Pilato, "Ay, sulat ko, na isulat ko na." Nang naipatunan ng mga kaaway sa Jesus, nilunga nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Nilunga nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hindi dinabi ng buong mula sa itaas hanggang sa itaba. Nag-usap-usap ang mga kaaway. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang hinag sa palaban. Gayon na ang ginawa ng kakawas. Nakatayo sa tabi ng Diyos, pwede sa kanyang ina at ang kapatid na babae kong si Maria na asawa ng Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang pinamahal niyang alaga sa pagdito, kanyang sinabi, "Ngunyan, narito ang iyong anak." At sinabi ni Jesus sa alaga, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya ay pinatira ng alaga nito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam niya Jesus na naganap na lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkat doon na puno ng maasim na alak. Itinubay nila nito ang isang estomha. Itinalik sa sama ng esposo at tumingin sa kanyang bibig. Nang kasigitin niya ito sa talag ay kanyang sinabi, "Madalap na." Inilukayan ni Jesus ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nagsulot ni Panginoon. Noong araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinan, sapagkat nakila ang araw ng pamamahinan ito. Kaya hindi mo natin Pilato na itadami nito ang mahihiti ng mga ginawa sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Nagpakaon nga ang mga kaway at ginawa ang mahihiti ng dalawang ginawa sa sama ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus, ay nakitang patay na siya. Hindi na sila kinali ang kanyang hindi. Subalit, inulog sa sila na isa sa mga kawal ang kahilingan ni Jesus at biglang tumali ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ay nakatotoo. Tunay ang kanyang katotoo at alam niya ang katotohanan ang sinabi niya. Upang kayo'y maniwala.
Nangyari ang mga ito upang matuparap ang sinabi ng kasulatan. Walang nagpapalit isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan. Pagmamasda nila ang kanilang inulis. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadyakan si Pato upang tumulong ng panuntulot na makuha ang bangay ng Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus. Ngunit talimog na lamang dahil sa takot sa mga hukyo. At ipinahintulutan siya ng Pilato. Kaya tinulong ni Jesus ni Jose ang bangay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra na pinaghalong mula at aloy. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Pinuhay na ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot ng kalong nilo ayon sa pagbalaan ng mga Hudyo. Sa tinanggap sa tuwan ni Jesus ay may isang halamanan at hindi na isang bagong hindi na hindi para pagbibigay namin. Yan ang meron araw ng pagamanda ng mga Hudyo at dahil sa lalaking naman ang hindi na nito, doon nila hinuluhin sa Jesus. Ang magulong balita ng Panginoon. Tumayo ang Panginoon. So tayo ngayon ay nasa dalawang araw ng ating tinatawag na Easter Triduo, yung tatlong huling araw na pag-aanda namin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag niyo kung maalala, mayroon tayo apat na itong araw. At yung huling linggo ay tinatawag natin na mahal na araw. Ngayon, yung tatlong araw ay Easter Triduo, ang Triduo ng muling pagkabuhay. At ang simula ito kahapon, Huwebes Santo, Biyernes Santo, ang Sabado de Gloria. Pero yung tatlo nito ay gagawin natin ay mahaba ang ating mga ebanghelyo na ipinapahal ko sa ating mga pagbasa. Ipinapahin yung tinatawag natin Pasyon ni Jesus. Yung kaganapan ng kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. So ito na yung pangalang-araw na ito ng Triduo, ang tawagin natin ay Good Friday. Kapag pinagawa ng pagpapang Monday Thursday. Ang tawag natin ngayon ay Good Friday. Sino sa puno, what is good about Friday? Ano bang maganda sa Biyernes? Kumisan mo ang araw ng Biyernes na nakatakutan. At gano pagkawalawa natin ng Friday the 13th. Ang inatawag ko natin Biyernes Santo. Para pag sinabi mong Biyernes ay may kakibad na malungkutan at paghihira. Pero ayon mo, tawag natin ay Good Friday. Good Friday. Siyempre, huwag natin kalimutan na itong Biyernes Santo ay matuloy Biyernes. Hindi masamang Biyernes. Sabi, pinapain sa Jesus. Ano ang matuloy dyan?
sa total paliwanag mo na hindi namin sa akong pagkulos ng ibang tao. Pero maliwanag namin siya ay pinapamangin na Yesus na rin sa akong niya yung pagkulos niya. Nalit sa gitna na kaya na sa tuhin namin na kalunos-lunos na kalalagayan ang kanyang nakikita na rin kabutihan. Good Friday. Good Friday. Goodness. Yan ang luna na huwag natin kalimutan. Alam mo ngayon, Good Friday. Nais kong bigyan ka siya na tama ka. Ang sabi na natin, yung kagandahan, kagandahan loob ng Diyos, ang kanyang awa at pag-ibig. Kasi may goodness siya ako. Huwag natin kalimutan yung nais natin bigyan ng Panginoon. Maging katulad ni Jesus. Kapapatay mo yung katulad ni Jesus. Tatlong bagay. Ano to? Mag-isip katulad ni Jesus. Mag-isip katulad ni Jesus. Kinakailangan mag-isip tayo sa sumulat ka lang ng ating isip. Yan ang tawag namin ay conception. Conceptual. Doon nagsisimula. Concept. Doon pa lamang makikita natin kaya kinakailangan ang pag-isip natin. Sisimula natin ang pag-isip na katulad ng sa Diyos. Puso natin tulad kay Jesus, kinakailangan mag-isip tayo ng katulad ng pag-isip ng Diyos. At ano yung pag-isip ng katulad ng sa Diyos? Good. Ang pag-iisip ng mabuti. Bakit pinag-iisipan ako ng masama? Kahit ka pinag-iisipan ng masama? Kahit